Ito na lang mga master, i-drop ko na lang po yung link sa description box, yung part 1 nito, yung rewiring natin. Ito na po yan mga master, oh, yung rewiring natin. Hindi ko na ginamitan ng body heater eh, dahil nasa body heater po yung problema nito mga master, yung ground. So ang ginawa ko ito, ito yung switch niya, ay yung plug. Ito yan, oh, yung sabi ko. Yan. So itong isang connection na ito, dito ko na lang pinadaan sa labas. Yan, oh. Kita nyo. Ito. So itong thermostat, gagamitin pa rin natin dahil hindi naman sa thermostat ang grounded niya, nasa body heater. So ginamit ko na lang yan ng mga master. Tapos ito. Yan, oh. Ito yung connection niya, di ba? Kung nasundan nyo kahapon, papunta yan sa relay, overload. Tapos yung isang linya niyan, papunta sa isang linya, papuntang plug. Tapos yung sa relay naman, so ito na yun din. Ito na din yun, dito lang, papunta. Itong relay na to, itong relay, yung connection nito, ito yun, oh, nakasakit kasi yan mga master. So yan, oh. So dito yan papunta sa plug. Bali ang relay naman kasi diretso na yan sa line 1. Ang sa line 2, itong line 2 na ito, dito papunta sa thermostat. Ito na yon. Oh, dalawang wire. Mamaya lalagyan ko lang ng electrical tape to. Papunta siya sa overload OLP. Papunta siya sa plug. So ganoon na lang po ang diagram nito. Wala naman kasing diagram dito nakalagay sa body. So kung nasundan nyo na itong ginawa ko, yan, di ba? Dalawang wire lang yan sa thermostat. Papunta yan dito. Itong ginamit kong wire kasi, plug po ito ng main plug po ito ng aircon. Malaki din po ito, so okay po ito, kayang-kaya niya to. So so yung dalawang connection doon sa thermostat papunta dito, itong dalawa. Tapos papunta yan dito sa OLP, yung isa. Ito papunta sa OLP. Yung isang linya ng thermostat papunta sa plug. Yan, oh, nakasakit. Dito yan papunta. So ito yon. Ito dito hanggang dito. Itong isang plug na ito, dito yan sa relay. So ayos mga master. So try natin pandarin, ha. Na ano ko na ito mga master, na check ko na ito. Wala na po itong ground. So standby lang muna sandali, ha, gagamitan ko ng service plug. Medyo malayo kasi yung outlet dito sa shop mga master, kaya gagamit na lang tayo ng service plug. Yan, o, si Master Rods, busy, may inayos ding washing machine. So itong gagamitin natin. So i-check natin ulit mga master, ha. Naka-rewiring na po ito. Hindi ko na ginamitan ng body heater. So para makita nyo, ito, naka-calibrate na yan, ha. So medyo man, ayan mga master, ha. So okay na po yung wiring natin. So Master Dodge, pakisaksak na muna Master Dodge. Saksak muna ni Master Dodge mga master, ha. Saksak na. Yan mga master, mandar na. So gagawin natin ngayon, kukuha natin ng body ground. Nakaandar na po yan, ginamitan na natin ng thermostat. So 250 pa rin mga master, ha. 250 AC. Hawakan mo yung isang piece prod, tapos i-connect mo dito. Yan, oh. Wala na pong ground yung unit. So kahit naman i-direct mo dito sa compressor. Yan, oh. Hawakan mo
Tapos maghanap ka ng bakal na portion gaya nito. Yung may kalawang, yan o, walang ground. Hindi kagaya kahapon mga master na kurinti ka talaga. So yan o. So ganun lang mga master. Na-rewiring na natin. Yan o, gumagana na ito. Ito. Kung masundan nyo ito. Dito yan, papunta dito sa thermostat. Yan o. Umaandar na po ang unit mga master ha. Lagyan natin ng amperahe para makita nyo. Ito. Yan. Diba umaandar? So, ganun lang mga master. So, maraming salamat sa inyo. Na-rewiring na natin. Pinapaandar na natin yung unit. Wala na yung ground. So, ang gagawin namin mamaya dito, kakargahan na lang namin ito ng Freon dahil yun nga, hindi lumalamig, ay hindi umiinit yung condenser niya. Kunti lang, hindi hanggang dito lang oh. Yung init niya. Hindi nakainit sa buong condenser, dito lang. So ayos mga master, standby na lang. So yun na lang susunod natin. Yung ano natin to, reprocess natin to. So next time ulit, susunod na ito mamaya. Ayos.